Hello guys, finally we're back and I am sharing with you our story. Ito yung pumunta kami sa Quezon Province to celebrate with Miss Kay's birthday. And ang gusto lang naman sana namin nung time na yun is mag-adventure and sumaya, pero hindi namin inasahan na ma-encounter namin itong isang insidente na ito. Actually, wala na sana akong balak i-share ito kasi iniiwasan ko yung mga negative story, pero na-realize ko na kailangan ko siyang i-share para na rin maging aware tayong lahat at, you know, maiwasan natin ang ganitong pangyayari. Kasi iba talaga nung ako yung naka-experience. As in, so luckily, hindi sobrang malala yung nangyari sa akin, pero nakakakaba pa rin dahil madami nang namatay sa salabay o Bax jellyfish. So, eto guys, panoorin nyo. Kasi galing kami doon, island hopping sa isang resort na yun. Nagrenta kami ng bangka kasi yung nagkataon low tide. Hanggang dito yung malaki yung bangka namin kasi marami kami, sumasadsad yung bangka. So ngayon, pinalakad kami nun sa bangkero. Hindi naman sinabi ng bangkero na na mag-ingat habang naglalakad kasi may mga salabay, hindi kami in-inform eh. So, hindi, lakad na kami ganun. Nakatitig naman ako sa dagat. Pag ganun ko, pak! Eh, dito ang tubig ha. Dito yung tubig. Pag ganyan ko, yung lahat din masakit. Ginanan ko. Ayaw, sumunod pa rin eh. Ginanan ko, mas lalo lumikit. Ayaw, pag ganun ko. Salabay. Hindi, dali-dali ako umalis kasi baka meron ba, hindi ang iniisip ko nung time na yon. Baka meron pang iba. Kasi malay ko pa nga na sa area ng dagat na yon kung meron pang ibang salabay. Basta lakad na ako ng lakad, pero yung kaba ko, hindi ko kasi alam kung ano. Alam ko lang suka. Yun yung pinaka first aid talaga. Maalala ko sinabi ng mahilig kasi ako magbasa-basa ng mga kung ano yung mga payo pagdating sa tingnan mo yan guys, oh. Pagdating sa mga ganyang pangyayari. So, bago tayo pumunta talaga sa dagat, lagi tayong may suka, guys. Kasi nung island hopping kami, ni isa sa amin walang dalang suka. Inisip ko, paano kung nangyayari yun doon sa gitna ng dagat? Ang layo na. 30 minutes yata kami nagbabangka yata bago pa kami makarating sa tabi. Bago kami doon naglalakad. Ang inisip ko, paano kaya kung nangyari siya nang nasa gitna kami or nag-snorkeling kami, paano kung nandoon yung salabay? Yun yung inisip ko. Sabihin man natin ang salabay nasa tabi, eh paano nga kung sa isang pagkakataon nandoon yung salabay? Hindi naman natin alam eh, dagat pa rin yan eh. Kahit saan ang mga sea creatures, kahit kung saan-saan yan sila dumalangoy. So, dapat kailangan talagang may suka kasi ang suka kasi pampatay yun ng sting ng salabay. So, malaking tulong yun. So, pagdating namin dun sa siguro ang lakad ko, simula nung nasalabay ako, pagdating ko doon sa may seashore, siguro mga 10 minutes walk pa, hala, paspas kong lakad. Tapos pagdating ko doon sa may resort, nanghingi kami ng, tinulungan naman kami, suka at warm water ang nilagay. Tapos tiningnan nila kung may salabay na nakadikit. Ang kakaiba lang, guys, kasi pag madikitan pala tayo ng salabay, sa bata kasi ako, akala natin yung salabay, ang inisip ko ha, akala ko ang salabay, pag nadaanan lang tayo, wala na, nasalabay ka na, yun yung inisip ko na, ay, nasalabay, hindi guys. Pag ikaw nasalabay, kaya pala siya nakakamatay, lalo na pag ang water hanggang dito, sa dibdib, tapos nasalabay ka, mahirap mo siyang maiwasan once nandoon na siya sa'yo. Kasi sa akin paa pa nga lang yun ha, hirap na hirap na akong alisin siya, kasi yung gaway ng salabay, yung ano niya, yung kamayata yan, tawag ba dyan, ito yung ulo, tapos merong dyan, mga gaway niya. Pag once dumikit sa'yo yan, hindi lang pala yan parang dadaan, hindi guys. Kasi may jellyfish kasi na, yung jellyfish na kahit dadaan pa, parang lang siya mag-slide, yung bulbog sa Bisaya, iwan ko sa Tagalog kung ano yung bulbog, kind of jellyfish din yan, pero hindi siya killer. Akala ko yung ganun lang ang salabay, pero nung ako naka-experience guys, nung dumikit siyang ganun, akala ko pagdikit, pag iganyan, mawala na, hindi guys, sumama. As in, dumikit siya literally. Kaya kung tingnan nyo, merong mga, yan oh, yan yung mga galamay niya. Parang, alam mo yung octopus or yung squid? Yung parang ganun guys, parang siyang dumikit. And then, nagtanong ako sa mga taga ron, sabi nila, totoo yan na ang mga galamay ng salabay pala,
pag hindi mo yan maagapan, guys, pag dumikit na siya sa'yo, lumulubog yan sa skin mo. Kaya meron daw silang mga taong nire-rescue doon, na nire-rescue nila na ang mga galamay ng salabay lumubog na sa skin. So ini-scrape nila yan gamit ang, alam mo yung parang mga credit card, guys, or mga ATM card. Pwedeng kamayin kasi, di ba, may poison nga. So ini-scrape pala yan. Kaya napaka-delikado, kaya pala siya nakakamatay. Kasi pag once pumasok yan dyan sa loob, pumupunta yan sa veins natin, umaakyat yan sa puso natin, and then sa utak natin. So yun yung delikado, kaya siya nakakamatay. Thank God, say, ano pa rin ako, blessed pa rin ako na nabigyan pa rin ako ng chance na ito lang ang nangyari sa akin. At sa experience, tingin ko kahit papano pag may rash guard ka, hindi ka ganun maapektuhan eh. Kasi paano sa didikit eh, una, cloth yan, hindi siya direkta sa skin. Kung sa labay, direkta siyang makapasok sa skin mo. Pero yung kung may damit, hindi siya ganun ka, I don't think kung ganun siya makapenetrate sa skin, guys. So yun ang ma-advise ko pag maligo kayo ng dagat, kasi hindi natin maiwasan eh. Masarap din talaga pumunta sa beach, mag-enjoy, mag-relax, maligo, pero yun ang advice ko. Nasa labay ako May 28, ngayon June 20 na. So eto, guys, pag kumain ka ng ano nito, sobrang kati nito, as in hindi mo explain ang kati. As in, pag kumain ka ng mga malalansa, ayan, imbis magaling na siya, bumabalik yung kati. Kaya sabi ko, na-research ko siya, mga 2 months pa daw itong ganito, pabalik-balik. Pero nung araw na nabiktima ako nito, in-observe ko, may sakit lang ako nararamdaman dito. From there, dito yung sakit. Kasi parang yung ano yata, yung poison niya, nag-try na umangat, pero hindi siya nakaangat ng ganun, kasi di ba na ano kagad, hindi naman siya nakadikit talaga. Ito, seconds lang to, guys, ha? Imagine, seconds lang siyang nakadikit sa skin ko nung time na yon. How much more kung nakapenetrate siya sa loob? Ganito na nga ang nangyari, oh. Seconds lang yan, ha? Oo. Siguro mga wasiwas kung ganun, almost 1 minute, hindi siya matanggal hanggang sa ginaganon ko. Tapos pag ganun ko, sakta siya na. Kasi buti na lang, guys, hindi ko siya nahawakan nung time na yon. Kasi may mga hawak ako nung gadgets, eh, nung time na yon, eh. Yun yung naging blessing sa akin na meron akong hinawakan mga cellphone. Kasi kung wala akong hawak nung time na yun at nasa labay ako, automatic sa katawan ko, gaganyanin ko yun sa paa ko, which is hindi mabuti. Kasi kung lilipat sa kamay ko, at pag lilipat yan sa kamay mo, mas malapit siya sa upper extremities. So, mas mabilis siyang kumalat sa puso ko or sa utak ko. So, bawal yan hawakan. Pag once meron kayong mga nainatake kayo ng jellyfish, bawal yan hawakan, guys. Kaya iwas. Yun lang ang may share ko. Sana nakatulong ito at naging aware na din kayo kung ano yung mga gagawin. Ayan, guys, ito na po yung update ng ating skin ngayon. So, ayan, super dry na siya. But anytime, bumabalik-balik yung kate tuwing kumakain ako ng mga malalansang pagkain. So, ayan, hopefully nakatulong itong video na ito na kung anong gagawin natin if in case may mga ganitong pangyayari. And lalong-lalo na sa mga kabataan, kailangan natin silang bantayan kung tayo nandoon sa beach. So ayan, please don't forget to subscribe my channel and don't forget to click the notification bell for more videos. Spread love, mga kabistak. Have a great day. Bye.